Ang presentation namin ito ay pinamagatang Anatomy of Fraud. At ito po si Attorney Glenn Chong. Ang PICOS ay maihalintulad natin sa isang bahay. Para protektado ang mga nakatira dito, dapat nakakandado ang mga pintuan. Ayon sa batas, ang PICOS ay dapat protektado laban sa mga mandaraya. Ang apat na major security features ng PICOS ay dapat gumagana sa araw ng halalan. Pero ang ginawa ng COMELEC, isa-isa itong tinanggal. Tinanggal o pinawalang bisa nila ang digital signature, ang source code review, ang voter verification, at ang ultraviolet lamp. Dahil wala nang mabisang security features ang natira sa PICOS, pwede na itong pasukin ng mga mandaraya at nakawin ang boto natin. Dahil walang forcible entry, walang nasira sa PICOS, at walang ebidensya ng krimen. Akala natin, malinis ang halalan. Ayon sa batas, dapat may resibo ang botante galing sa PICOS para ma-verify niya na ang binoto niya ay binilang ng tama ng PICOS. Pinalitan ang mekanismong ito ng screen message, "Congratulations, your vote has been registered." Dahil dito, hindi mo malalaman kung binilang nga ng wasto ang binoto mo. Ayon sa batas, ang computer program na nagpapatakbo ng PICOS at canvassing system ay dapat i-review at busisiin ng mga eksperto para tayo ay makakasiguro na walang dayaan sa loob ng computer program mismo. Ayon kay Brillantes, walang source code review na nangyari noong 2010. Partial at limited lang ang review na nangyari noong 2013. At tapos na ang halalan nang ito'y maisagawa. Dahil walang epektibong pagbusisi ng computer program na nagpatakbo ng halalan, ang mga mali at malisyosong instructions ay pwedeng makalusot. Ayon sa batas, lahat ng election returns at certificates of canvass sa buong bansa ay dapat may digital signatures ng mga teachers na nagsilbing boards of election inspectors. Ayon sa COMELEC Resolutions 8786 at 9640, malinaw ang instruction nila na huwag pirmahan ng mga teachers ng digital signature ang transmission files o resulta ng halalan. Kaya lahat ng PICOS sa buong bansa, iisa ang sinabi, walang BEI key para pirmahan ang resulta ng halalan. Ayon sa batas, ang totoong balota ay dapat may hologram para maiwasan ang mga peking balota. Walang ultraviolet lamp na ginamit o gumana sa nakaraang dalawang halalang PICOS. Dahil dito, kahit peking balota ay pwedeng tanggapin ng mga PICOS. Dahil wala nang natirang mabisang security features ang mga PICOS, maraming anomalya at magic ang nangyari. Ang mga sumusunod ay iilan lamang sa mga nakita namin at pwedeng patunayan. Ito ang mga dokumentong certified true copies galing sa 147 PICOS machines at canvassing laptops sa 8 munisipyo ng probinsya ng Biliran, kasama ang 36,000 ballot images at ang mga listahan nito galing sa COMELEC mismo. Ang mga dokumentong ito ay hindi sinagot ng COMELEC at Smartmatic sa loob ng 5 taon. Ang mga dokumentong ito ang pinagbabasihan namin sa mga sumusunod na mga anomalya ng PICOS. Ang mga PICOS at mga laptops sa bawat munisipyo ay parang mga cellphones. Ang resulta ng halalan na trinansmit ng PICOS sa laptop ng munisipyo ay parang text message. May message details sa cellphone, ng sender at ng receiver ng bawat text message. Ang message details ay binubuo ng date, time at cellphone number. Ganon din ang mga PICOS at canvassing laptops sa pag-transmit ng mga resulta ng halalan. Ayon kay PICOS 5002, wala siyang na-transmit na resulta ng halalan sa laptop ng munisipyo.
8:39 ng gabi nang siya ay nag-shutdown at niligpit ng mga teachers. Pero makalipas ang halos 3 oras o 11:23 ng gabi, may natanggap ang laptop ng munisipyo na resulta ng halalan galing kay Picos 5002. Paano nakatanggap ng text message si laptop gayong wala namang nasend si Picos 5002 at lobat na siya? Kinumpara namin ang report galing kay Picos 5002 at ang report galing kay laptop. Makikita natin na may natanggap nga si laptop galing kay Picos 5002. Pero ayon sa report ni Picos 5002, wala ni isang transmission niya ang lumusot. Sa report ni Picos 5002, nag-shutdown na siya 8:39 ng gabi. Sa report ni laptop, 11:23 ng gabi, natanggap niya ang resulta ng halalan. Malinaw ang sinabi ni Picos 5002. Wala siyang na-transmit na resulta ng halalan at nag-shutdown na siya halos 3 oras bago natanggap ni laptop ang resulta. Sa makatuwid, ibang tao ang nagpadala ng resulta kay laptop at hindi iyon ang mga teachers sa presintong 5002. Hindi natin malalaman kung ang resulta ay totoo o hindi dahil nga walang digital signatures ang mga resulta ng halalan. Pinagbawalan kasi ng COMELEC ang mga teachers na pirmahan nila ang mga resulta ng halalan. Ayon kay Picos 5006, nag-transmit siya ng resulta ng halalan 1:55 ng umaga. Ayon sa laptop ng munisipyo, natanggap niya ito. 3:08 ng umaga, nag-shutdown at niligpit si Picos 5006. Pero sa laptop ng munisipyo, may pangalawang resulta ng halalan na natanggap ito mula kay Picos 5006, 3:41 ng umaga. Paano nagkaroon ng pangalawang resulta galing kay Picos 5006 gayong 33 minuto bago ito matanggap sa laptop ng munisipyo, naka-shutdown at niligpit na si Picos 5006? Ibang tao ang nagpadala ng resulta kay laptop at nagpanggap na siya ay si Picos 5006. For sure, hindi mangyayari na ang dalawang resulta ay totoo. Isa dito ang totoo at isa ang peke. Dahil walang digital signatures ang mga resulta ng halalan, hindi natin malalaman alin sa dalawang resulta ang totoo at alin ang peke. 7 presinto sa 2 munisipyo sa probinsya ng Biliran ang may ganitong uri ng anomalya sa halalang 2010. Dahil nakuha namin ang halos lahat ng reports ng mga Picos at lahat ng reports ng laptop sa mga munisipyo, nabusisi namin ang husto ang mga detalye ng pagpapadala at pagtanggap ng mga resulta sa pagitan ng mga Picos at mga laptops. Ito ay 5 halimbawa lamang. Ayon kay Picos 1009, nagpadala siya ng resulta 11:26 ng gabi. Ayon kay laptop, natanggap niya ito 11:16 ng gabi o 10 minuto bago nagpadala si Picos 1009. Ganon din ang nangyari kay laptop Picos 2005. 9 na minuto bago nagpadala si Picos 2005, natanggap na ni laptop ang resulta. Ayon kay Picos 5001, nagpadala siya ng resulta 10:42 ng gabi. Ayon kay laptop, natanggap niya ito 10:33 ng gabi o 9 na minuto bago nagpadala si Picos 5011. Ganon din ang nangyari kay Picos 7004. Natanggap ng laptop ang resulta galing sa presinto 8 minuto bago ito pinadala ni Picos 7004. Ayon kay Picos 8022, nagpadala siya ng resulta 11:05 ng gabi. Ayon kay laptop, natanggap niya ito 10:54 ng gabi o 11 minuto bago nagpadala si Picos 8022. Sa makatuwid, bago pa man nagpadala si Picos ng resulta ng halalan, may natanggap na si laptop na resulta. Ito ang matrix ng lahat ng detalye ng pagpapadala at pagtanggap ng mga resulta ng halalan sa pagitan ng mga Picos at mga laptops sa buong probinsya ng Biliran sa halalang 2010. Sa lahat ng transmissions, maliban sa isang presinto,
Unang natanggap ni Laptop ang mga resulta ng halalan bago pa man ito trinansmit ni Picos. Ang palusot ni Comelec at Smartmatic, hindi nagtugma ang mga oras ng mga Picos at mga Laptops. Kung gayon, bakit lahat ng mga Picos late ang time at lahat ng mga Laptops advance ang time? Hindi ba malinaw na pattern ito? Sadyang ginugulo ang mga oras para mahirap ma-audit ang sistema at mahirap magilap ang ebidensya. Kung ang kalakaran ng sistema ay ang unang natanggap na resulta ang mananaig, anong silbi ng resulta na pinadala ng mga Picos gayong late naman pala silang lahat at may nauna nang nagpadala sa kanila? Sa transmission ng resulta ng halalan, ang pandaraya kung national positions ang target nila. Dahil kahit sa ang bahagi ng bansa, pwedeng ibato ang pangalan ng kandidato sa national positions. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang Picos ay may dalawang counters. Binibilang niya ang mga boto ng mga botante at binibilang din niya ang mga balota na pumasok sa ballot box. Ang pangalawang counter ay tinatawag na protective counter dahil hindi nagbabago o hindi nare-reset ang bilang nito. Bawat valid na balota, binibilang niya. Bawat rejected na balota, hindi binibilang niya. Sa probinsya ng Biliran, 4,114 na balota ang nireport ng 145 Picos na nabilang na nila bago pa man nagsimula ang halalang 2010. Hindi kasama dito ang tig-10 balota na ginamit sa final testing and sealing sa lahat ng mga Picos. Preloaded CF cards ang paraan ng pandaraya kung local positions ang target nila kasi precinct-specific ang mga CF cards. Hindi pwedeng idaan sa transmission ang pandaraya kung local positions ang target nila kasi baka ang pangalan ng isang local candidate sa Mindanao ay matapon sa Metro Manila. Huling-huli sila pag nangyari yon. Sa halalang 2013 naman, ang mga sumusunod ang nakita nating mga pangyayari. Unang ibinunyag ni Professor Lex Muga, isang mathematics professor sa Ateneo de Manila University, ang na-discover niyang pattern sa resulta ng halalan pagkasenador. Ito ang vote distribution pattern na nakita niya sa resulta ng 59,667 precincts. Sa bawat 10 boto, 6 o 60% ang napunta sa mga kandidato ng Team Pinoy. 3 o 30% ang napunta sa mga kandidato ng oposisyong una at 1 o 10% ang napunta sa mga independent candidates. Ang 60-30-10 pattern na ito ay suportado ng independent study ni Professor Millard Mamhot ng Siliman University ng Dumaguete City gamit ang datos ng Negros Provinces. Kung susuriin natin ng husto ang percentage share ng bawat kandidato pagkasenador mula first canvas report hanggang last canvas report, halos walang pagbabago sa percentage share ng bawat isa sa kanila. Kung walang pagmamanipula sa halalan, hindi ganito ang lalabas na resulta. May kanya-kanyang baluarte kung saan hahatak siya ng husto at dapat tumaas ang percentage share niya sa canvas report ng baluarte niya. Nireport ng Rappler.com na ayon sa official canvas results ng COMELEC sa halalang 2013, 39.8 million ang bumoto as of May 18, 2013. 10 araw ang lumipas, nireport ng COMELEC.gov.ph na 31.5 million lang ang bumoto as of May 29, 2013. Sa loob ng mahigit 10 araw, 8,330,313 na botante ang biglang naglaho na parang magic sa server ng COMELEC. Kaya nang bumisita ang magikerong si David Blaine sa Pilipinas, sa lahat ng taong pwedeng imbitahin para masaksihan ng personal ang galing ni Blaine, si COMELEC Chairman Sixto Brillantes pa ang inimbita. Siguro dahil alam ng host na magpapataasan ng ihi ang dalawang magikero. Sabi ni Blaine, kaya daw niyang magikin ang 38 baraha sa isang minuto. Ngumiti lang si Brillantes, feeling satisfied and victorious. Kaya niyang magikin ang 545 na butante sa loob ng isang minuto.
kaya 8,330,313 na botante ang naglaho sa server ng COMELEC sa loob ng 10 araw, 14 na oras at 49 na minuto. Makalipas ang 5 buwan, lumubo naman ang bilang ng mga botante at lumagpas pa sa 40.1 million as of October 30, 2013. May bumoboto pa ba at nagbibilang pa ang COMELEC mula May 29 hanggang October 30, 2013? Kung ganitong pabago-bago ang datos ng COMELEC hinggil sa halalang 2013, paano natin mapagkatiwalaan ang resulta ng halalan? Ang PICOS ay kumukuha ng picture image ng bawat balotang tinatanggap niya na parang selfie ng balota. Ito ay tinatawag na ballot image. Sa likurang bahagi ng ballot image ay ang summary kung paano binilang ng PICOS ang mga boto. Sa balotang ito, dalawa lang ang binoto ng botante pagka senador. Dahil sa misteryosong digital line na ito, na bigla na lang lumalabas na parang magic, binoto ng PICOS ang lahat ng kandidatong natamaan ng oval nila ng digital line na ito. Sa balotang ito, nagdagdag ang PICOS ng 9 na boto pagka senador na hindi binoto ng botante. Sa ballot image na ito, 9 ang binoto ng botante pagka konsehal. Dahil sa digital line na ito, binoto ng PICOS ang 5 pang kandidato pagka konsehal dahil natamaan ng digital line ang mga ovals nila. Umabot tuloy sa 14 na boto kaya binaliwala ng PICOS ang lahat ng boto ng botante pagka konsehal dahil 12 lang ang maximum na boto para sa posisyong ito. Dahil sa misteryosong digital line, automatic na nagdadagdag at nagbabawas ang PICOS ng mga boto. Kahit na iisang column lang, bawat ballot image lumalabas ang digital line, halos lahat ng kandidato ay apektado. Sino ang makapagsasabi ngayon na ang dineklarang panalo ng PICOS at COMELEC ang siyang totoong pinili ng taong bayan? Hanggang ngayon, hindi alam o ayaw ibunyag ng Smartmatic at COMELEC ang totoong ugat ng misteryosong mga digital lines. Makalipas ang higit isang taon mula una itong nadiskubre, dahil sa pangungulit ng Joint Congressional Oversight Committee, napilitan ng COMELEC na buksan ang 383 randomly selected CF cards sa buong bansa upang alamin ang lawak ng incidents at epekto nito sa halalang 2013. Ito ang report ni Brillante sa committee. Sa page 6 ng report, nalaman natin na sa 200,403 ballot images na sinuri, 31,337 ballot images ang may digital line o 15.64% ng kabuuan. Pag in-extrapolate natin ang 15.64% incidence rate ng digital lines sa 40.1 million na balota sa halalang 2013, aabot ng 6,278,554 na balota ang posibleng may digital lines. Kung bawat ballot image na may digital line ay apektado ang halos lahat ng kandidato, ano kaya ang totoong resulta ng halalang 2013? Gayong mahigit 6.2 million na balota pala ang posibleng tinamaan ng digital lines. Dahil sa desisyon ng Regional Trial Court Branch 34 na hindi tama ang bilang ng 3 PICOS machine sa mga boto para kay Candidate Villanueva pagka senador, pinabuksan ng Joint Congressional Oversight Committee ang mga balota ng isa sa 3 PICOS sa Senado at sa publiko. Sa manumanong bilang, 366 ang boto para kay Villanueva. Sa ballot image count at election return, 278 lang ang boto para sa kanya. 88 votes ang discrepancy. Palusot ng COMELEC, tinamper daw ang mga balota kaya hindi tumutugma sa bilang ng PICOS. 7 buwan na ang lumipas. Ni isang ebidensya ng tampering sa kasong ito, walang naipakita ang COMELEC. Ang malinaw, hindi nagtugma ang manumanong bilang at ang bilang ng PICOS. Tama ang RTC Branch 34. Ang mga sumusunod na larawan ay galing sa isang informant sa loob ng COMELEC. Dito makikita natin ang mga balota sa halalang 2013 na binalot lang ng hard paper at packaging tape.
Ang larawan sa kaliwang bahagi ay ang official ballot packaging galing sa National Printing Office. Ang larawan sa kanang bahagi ay ang mga Peking 2013 ballots na binalot ng hard paper at packaging tape. Peke dahil hindi binalot sa official ballot packaging ng NPO. Bawat packaging ay may clustered precinct number. Sa dalawang larawang ito, makikita natin ang malaking diferensya ng official ballots at Peking mga balota. Ang mga Peking balota ay dinala sa isang bahay para i-process. Hindi natin alam kung paano ito ginamit. Pero isang malaking posibilidad na ipapalit ito sa mga presintong prenotesta ng mga natalong kandidato para pag binuksan at binilang ang mga balota, tutugma ang mano-manong bilang sa bilang ng PICOS. Sa gayon, walang discrepancy na makikita at hindi mahuhuli ang mga mandaraya. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng mga anomalya sa PICOS simula pa noong 2010 hanggang 2013. Bunga ito ng pagtanggal o pagwalang bisa ng lahat ng major security features ng mga PICOS. Mauulit-uli ito sa 2016 kung hindi natin mapigilan ang Smartmatic at COMELEC sa ginagawa nilang paglabag sa batas. Iminumungkahi namin sa COMELEC ang mano-manong pagboto at mano-manong pagbilang, pero automated ang transmission ng mga resulta para mapabilis ang pagproklama ng mga nanalong kandidato. Kung ayaw naman ng COMELEC sa ganitong paraan at gusto pa rin nilang gamitin ang mga PICOS, ibalik dapat ang lahat ng major security features na tinanggal o pinawalang bisa nila. Kung ayaw pa rin ng COMELEC sa ganitong paraan, kahit isang security feature na lang ang ibalik nila. I-print at ibigay sa botante ang resibo ng binoto niya. Nang sa gayon, ma-verify ng botante ang pagbilang ng PICOS. Bago lumabas ang botante sa presinto, kailangang ihulog sa old yellow ballot box ang resibo niya para hindi ito maipagpili sa mga kandidato sa labas ng presinto. Pagkatapos ng halalan,